kwento tungkol sa taong nakahukay sa Yamashita Treasure. Yamashita's Treasure. Ang isang kayamanang naririnig natin parati na kapag narinig mo ang salitang treasure ay para bang gusto mo din maghukay o humukay ng mga kayamanan na nagmula pa sa ating mga ninuno o ninuno ng iba. Ang Yamashita's Treasure, isa sa mga kayamanang nawawala sa buong mundo na itinago ng mga Hapon sa ating mismong bansang Pilipinas. Ang mga ginto o mga kayamanan na ito ay sinasabing kinuha ng mga Hapon noong ikalawang digmaan sa iba't ibang bahagi ng bansa sa Asya. Ang pagkuha ng mga gintong ito sa iba't ibang bansa sa Asya ay itinuring na pagkapanalo o simbolo ng pagkapanalo sa paikitigma ng mga Hapon sa gera noong panahon ng World War II. Ang mga kayamanan daw na ito tinago sa ating bansa noong panahon ng ikalawang digmaan sa iba't ibang kuweba at lagusan na ginawa ng mga Hapon upang maitago ang mga ginto dito sa ating bansa. Merong isang Pilipino ang nagngangalang Rogelio Rojas o mas kilala sa pangalang Roger. Si Rogelio Rojas ay isang Pilipino na ipinanganak noong 1943 sa Aurora Hill, Baguio City. At bukod pa dito, siya rin ay naging isang sundalo bago niya madiskubre ang punong-puno ng mga ginto at ang higanteng Golden Buddha. Si Rogelio Rojas ay isa sa milyong Pilipinong mahihirap kahit masasabi mo na kung bakit siya nagpursige na mahanap ang mga binaon na kayamanan ng mga Hapon ay dahil na rin sa kahirapan. Idagdag pa dito ang pagsiklab ng ikalawang digmaan noong Setyembre 1939 na ikinasira ng mga kabahayan at kabuhayan ng mga tao at isa na dito ang magulang ni Rogelio bago siya ipanganak. Pagtapos ng gera noong 1945, mabilis na kumalat ang nasabing balita na maraming kayamanan daw ang itinago ng mga Hapon sa maraming kuweba dito sa Pilipinas. Kaya naman maraming tao ang naaki sa balibalitang ito. At mabilis na kumalat hindi lamang dito sa ating bansa, kundi sa iba't ibang bansa ng mga treasure hunters. At isa na dito ang naghanap, si Rogelio Rojas. Hindi man siya isang treasure hunter, pero nang matunugan niya ng ganitong kwento o balita, ay gumawa siya ng paraan upang hanapin ang nasabing kayamanan para ang hirap ng dinadalas nila sa pamumuhay ay mapalitan ng kaginawahan sa buhay. Ang nasabing Yamashita Treasure ay itinago raw sa lugar malapit sa ospital ng Baguio, ang Baguio General Hospital. Si Rogelio Rojas ay bumili ng isang bagay na pwedeng gamitin upang makadetect ng metal sa ilalim ng lupa na kung tawagin sa Ingles ay metal detector. Madalas daw makita o marinig na si Rogelio Rojas ay nagpupunta sa mga magubat na lugar sa Baguio na bit-bit-bit-bit ang kanyang biniling bagay at kaya pala siya pumupunta sa mga magubat na lugar upang matagpuan ang mga kayamanan. Subalit, ang mga nakikita niya lamang ay mga lumang basyo ng bala na ginamit noong gera at mga lumang barya ng mga sundalong Hapon. Si Rogelio Rojas ay bumuo ng grupo upang hanapin ang sinasabing kayamanan. Siya at ang kanyang grupo ay 24 oras na hinahanap at naghuhukay araw-araw. Tumatay ang 7 buwan ang ginugol nila upang mahanap ang gintong ito. Sila ay nakakita ng kuweba na kung saan may mga malalaking bloke na nakakalat na bato ang nakaharang sa kuweba na kung saan isang magandang sinyalis na may mahalagang bagay ang nakatago sa nakaharang na mga bato. Ang mga bato na nakaharang ay ginamitan daw ng dinamita ng mga Hapon upang magkaroon ng harang
ang sinasabing kuweba at mapanatiling nakatago ang nasa loob nito. Pagkatapos ng ilang buwan na paghuhukay ni Rogelio at ng kanyang grupo, sila ay may natagpuan ng mga lagusan, wire, radio, bayonete, mga baril at mga kalansay na nakasuot ng Japanese Army uniform. Subalit wala silang natagpuan ng mga ginto. Ngunit si Rogelio ay nagpatuloy na hanapin ang kayamanan kahit na walang kasiguraduhan na sila ay may makikita ang kayamanan. At sinimulan ng basagin ni Rogelio at ng kanyang mga tauhang grupo ang nasabing bato. Makalipas ng panahon ng pagbabasag nila dito, sila ay natapos noong Enero 24, 1971. Dito nga ay natapos na nilang basagin ang konkretong bato na ito. At sa pagkakataong ito, lahat ng paghihirap ni Rogelio mahanap ang kayamanan na ito, ang pagod at hirap na nadadama niya ay napalitan ng saya nang makita niya ang mga ginto. Dinatayang ang laki nito ay nasa taas ng 3 talampakan at ang bigat naman nito ay kailangan buhatin ng 10 katao na may gamit-gamit ding mga bagay upang makuha ito. Ang bigat nito ay umaabot sa 1 ton o 1,000 kilo. Agad ipinadala ni Rogelio sa kanyang mga tauhan ang nakuha nilang ginto sa kanyang bahay at maitabi sa kanyang aparador. Pero bago ang lahat, hindi lang gintong buda ang nakita ni Rogelio sa araw na iyon, kundi minakita rin siyang malaking tumpok ng mga kahon na 50 talampakan ng layo mula sa kung saan natuklasan ng rebulto ng gintong estatwang Buddha. Bumalik siya kinabukasan at binuksan ang maliit na kahon na naglalaman ng 21 pulgada at kalahating pulgada ang gold bars. Tinansin ni Rojas na ang mga kahon ay humigit kumulang sinlaki ng isang lalagyanan ng alak at nakasalansan nito ng 5 o 6 na talampakan ng taas at 6 na talampakan ng lapad at 30 talampakan ng haba. Marahil, si Rogelio Rojas ay matagumpay na nahanap ang kayamanan na ito at idineklara niya na siya ang nakatuklas ng mga itinagong kayamanan. Ngunit, ang sanang masayang pagsalubong sa kanyang matagumpay na paghahanap ay napalitan ng lungkot at pagpapahirap sa kanya at siya ay hinuli sa Kabanatuan City ng 3 kalalakihan na nakasibilyan noong Mayo 18, 1971. Kinuha ang mga ginto at pagkatapos ay kinulong ng maraming taon.